Ito hindi po ilog yung dinanan natin ha. Ito po ay kalsada. Highway po ito ng ano, Talisay papuntang Laurel. Ayan yung owner jeep na yan, no? Grabe. Dito tayo, Talisay ito, ano? Ayan, no? Grabe yung ano dito. Wow. May puno. Saka ng puno na laglag. May nakaharang na ano. Walang daan? Wala daw daan, sabi ng mama. So, bye-bye natin. Wow. Landslide, nahulog ito galing sa bundok. Ayan, oh. Landslide dito. Ito yung guys, sa ano, zigzag road ng pababa ng Talisay, no, dito sa ano, Tagaytay. Tingnan natin kung may ano diyan. Wala daw daan. Sinarado. Sarado? Sarado, walang daan. Hindi tayo makakadaan. Sarado. Hindi siguro bubuksan. Ito yung sinasabi nilang sarado. Ano kaya meron dyan? Landslide? Ayan, so kabilaan yung naghihintay dito. Hindi kami makalusot. Gawa nga nung ano, landslide. Ayan, doon yung mga galing Tanawan. Dito naman yung galing Tagaytay. Ayan, so nagpasok ka na itong mga nakamotor. Pwede na raw dumaan yung two wheels. Tara, pasok tayo doon. Try natin kung makakalusot na rin tayo. Ah, pwede na daw, pwede na, pwede na. Try natin. Ayan, pwede na raw makadaan yung two wheels. Okay na, boss? Okay na? Okay na? So, ayan, isa-isa lang siguro. Putik, dahan-dahan lang, sobrang dulas ng kalsada. Sobrang dulas yan kasi yung putik na yan tumabon dyan sa kalsada ay parang lugaw talaga. Boss, thank you! Dulas. Wah, dulas. Parang lugaw yung putik. Malalim pala to. Tepid tumukod. Tara, wag kang tumigil, boss. Tayo pwedeng tumukod, nakasapatos tayo. Ayun, okay na. Yeah! So, ang dami nila, oh. Ayan, oh, ganun kadami yung na-stranded. Dito sa unahan, eh, meron pa daw, ano, bumuho dyan sa unahan. Ayun. Kote ng ito ko kuryente. So, dito, wala pa silang kuryente. Gawa nitong mga poste na to na mga nakaiga sa kalsada. Medyo matagal-tagal pa ito dahil tatayo pa ito bago magkakaroon ng kuryente. Yan lang yung pinaka main source ng kuryente, main line nila dito eh. Galing Tanawan, Batangas. Yan, thank you Lord. Alusot din tayo. Yun oh, grabe yung ano dito. Nangyari. Ito yung mga putik na sa gitna ng kalsada. Oo, grabe, si Bagyong Christine. Lupit ng naging ano. Aftermath ng Bagyong Christine, no? Dito, yun, laking puno, oh. Pero okay na, naputol na nila. Tumabon sa kalsada. Oh, sheesh.
So ito pa yung isang parte ng kalsada na gumuho, no. Ayan, no. So dito sa may view deck, sa may talisay, ito yung nakadungaw dito sa may Taal Volcano. Makikita nyo yan, ayan, no. Napaka lalim ng putik at napakadulas nito. So kailangan dito natin idaan yung ating gulong sa mga ano yun, no. Trace ng ano, ng gulong din ng ibang mga motor kasi sobrang dulas. Wah, malalim yung putik yan. Sumasayaw tayo. Yun. Thank you, Lord. Ayan, so diretso tayo sa baba. Ayan, meron din tayo mga counting landslide pa dito sa may gilid-gilid, oh. Woohoo, dito binaha ulit. Ito, hindi na to landslide, pero ito yung mga lupa na to ay galing dun sa taas. Tinangay ng baha at punta dito sa gitna ng kalsada. So hanap tayo nga naman dito, matigas-tigas na parte. Ayan dito. Oh, kusang sumasayaw yung ating motor. Ayan, ito na yung crossing. Pag kumanan ka dyan is Palaurel. Pag kumaliwa ka naman ay papuntang Tanawan, Batangas. So kakanan tayo, na tayo na ang Laurel. Kaya natin kasi may parte daw dito na binaha, eh. Yun, yung kalsada, oh, puno ng puti. Banda rito, mukhang napakalaki ng landslide na nangyayari dito. Ayan, oh. Halos kalahati ng kalsada. Yun, bakay na yun, ang delikado. Nakakatakot. Bumagsak itong buong pader. May bahay dun, oh. Gilid na lang yung bahay. Grabe, nakakatakot naman nangyari dito, kuya. Pumigay yung buong pader, no? May hindi natangay yung bahay na yun. Ay, grabe nangyari, oh. Yung buong pader ang bumigay. And dito, puro putik yung gitna ng kalsada. So ito na yung parte siguro na sinasabing binabaha. Ayan, oh. Puro putik yung kalsada, kung mapapansin nyo. Yung mga tao, kanya-kanyang pala ng putik sa kalsada. So binabaha ito. Binaha ito nung kasagsagan ng bagyo. Nagigong nagmisto lang rap road yung daan dito. Grabe, oh. Lalim. Sobrang lalim talaga ng ano, putik sa kalsada. Papansin nyo yung tuktok ng bundok na ito. Ayan, oh. Mukhang dyan ang galing yung gagasahan ng tubig. Bumaba rito sa kalsada, sa mga bahayan. So tatanong tayo kaya ng residente dito. Tatanong tayo kung may mapagtanongan tayong residente kung anong nangyari dito. Ayan, tara, tabuhin natin to. Grabe. Tama nga yung inisip ko kanina, mag-boots. Sana ako, hindi ako nag-boots, eh. Naka-boots ako, pero hindi ito yung pang-ulan. Ang tindi nito, ang lalim nito. Parang total, ano talaga. Parang ilog na tong kalsada. Ayan, oh. Sementado po ito, yung lalim nito. Itong nandito sa taas na itong ano, putik. Ay putik po yan. Galing, tangay po yan ng mga tubig ulat. Galing dun sa bundok. Ito malalim, hindi natin tanaw kung ano meron dito sa loob, sa ilalim. Bahala na. Kaya madadaanan ba ito diretso doon? Tagus? Hanggang beach? Yung may ahon dyan, di ba papunta Tagaytay, hindi madaanan? Hindi, makakadaan daw. Sa beach lamang, ano din nakakadaan? Ah, sa beach lang? Ah, okay po. Dito binaha kayo dito nung ano? Kasagsagan ng bagyo? Oo,
Namatay ho? Tabunan. Landslide. Sus, nakakatakot din. Ano ba to? Ano na? Parang kayo kalokan Talisay. At Talisay pa rin. Ay sus, grabe. Hanggang saan po yung tubig dito? Ano, puro putik ho ang umahal dito. Ah, hindi yung tubig. Puro lupa, no? Ang dami yung natabunan dyan mga bahay dyan. Sa taas na yan? Sa paanan ng bundok? Grabe pala talaga yung bagyo na yun, ano? Namatay doon sa Pabich. Sa Sampaloc. Sige po, diretso ako dito sa taas. Okay. Opo. Ayun, no? So, nakakalungkot na balita. Meron daw 26 na kataong namatay dito kasama bata. Hindi natin alam kung 26 na yun, ikasama na rin yung bata o iba pa bilang ng mga bata. Kita mo naman yung ano, nag-set up na sila ng water pump doon sa gilid ng kalsada para malimas yung tubig doon sa loob ng bahayan. Oh my god, hindi na tayo pwede yata dumaan dyan. Nakakalusot pa ba? Grabe ito. Try natin. Tawirin natin yan. Grabe nito. Ito talaga literal. Naging putik na yung buong kalsada. Napakalalim. Mga bahayan, yung iba hindi inaabot. Pero yung iba pinasok na. Ito tulad nitong ano na to, gusali na to. Maputik. Ito, yung garahe niya puno na ng putik. Dito. Sapatos eh, putik na talaga. Ah, grabe. Sobrang tindi ng nangyari dito. Ayan, oh. Kung makikita nyo, sobrang tindi ng nangyari dito sa lugar na to. Literal na nagmumukhang ilog na yung kalsada dito sa Talisay, Batangas. Ito ay parte pa rin ng Talisay. Grabe oh. Lahat ng klaseng debris na sa ilog mo lang makikita ay dito na makikita mo sa gitna ng kalsada ng Talisay, no? Ayan. Grabe. Hawa naman yung mga residente dito. Sobrang habag damdamin. Sir. Sus, grabe. Ito yung barangay Sampaloc. Madadaan na ba ito hanggang doon sa dulo? Kaya naman po kasi pahirapan lang po. Pahirapan, ano? Sus, grabe. Ano ito, binaha talaga ng malalim to dito? Mas lalo po doon sa kabilang barangay. Mas matindi pa dito? Mas matindi ho doon. Gano'ng katas yung tubig dito nung bumaha? Ayari po, gabiwang na po ito nung amin nung nilalakbay ho kagabi. Gabaywang? Taga dito ka lang? Taga dito? Opo. Hindi, ere pong barangay yun to. Pinalihan nun namin to at dito nga ipahira pa na. Oo. Doon pa sa kabila, yun ang mas malala. Pinahon namin nalakpayan at ang nakanaon ang kanain nun ang ilog. Nung ilog, no? Sus, grabe. Pero pag motor po, kaya naman po. Kaya naman, no? Opo, yun po. Nakabalik na. Okay. Tingnan ko lang kung makakadiretso ako. Sige, salamat, salamat. Salamat. Grabe ang nangyari dito. So, gabaywang daw ang tubig dito nung kasagsagan ng bagyo. So, kung bibiroan kung isipin nyo, no? Sa lugar na ito, magkaroon ng gabaywang na tubig. Napakadaming tao dito. Ayan, no? Mga pamilya. Makikita natin yan, no? Yung ambulansya, no? Nung rescue vehicle ng barangay siguro yan. Ay, kung makikita nyo, lumubog na sa ano. Ayun, no? May mga sasakyan dito. Lumubog sa putik. Ayan. Eh, grabe. Grabe nangyari dito. Sobra.
So yan oh, yung ambulansya ng barangay. Ah, grabe, lumubog na itong ambulansya. Sobrang taas po ng tubig dito kagabi. Grabe, no? Ito po yung nangyayari dito. Grabe, sobrang taas ng putik. Sobrang lalim ng putik. Ano, hanggang halos mawala yung gulong ng mga sasakyan. Diyos ko po. Tingnan mo yan, no? So, tingnan natin kung anong nangyari. Yung mga bahay-bahay, oh, talagang ano. Nakakatakot. Pasukin lang natin to. Hanggang saan tong pwede natin pasukin? Tingnan natin kung ano nangyari dito. Ito Alpha Mart, lumubog na. Pinasok na ng sobrang daming buhangin yung loob. Ito mga bahay oh. Ayan, makikita mo yung loob ng bahay. Ayan, may tubig. Natin dito. Sobrang lalim. Kasi may tubig dumaan. Tingin sa atin yung mga tao, ano bang ginagawa nitong tao dito? Ay. Sus, grabe. Nakakawa naman mga tao dito. Sus, grabe, boy. Lala nang nangyari dito. Ay, grabe. So, ayan, no? Kung mapanood ng video na to, kung kayo'y, ano, may mga, siguro, konting tulong na may papadala dito, sigurado, kailangan, walang daan? Wala na raw daan? Kailangan talaga ng tulong ng mga tao dito. Ah, ah. So, wala na daw daan talaga. Kita mo naman, oh, grabe yan. Sabi ng iba, makakalusot naman daw hanggang Laurel, pero akay-akay lang ng motor. So doon tayo hanggang Laurel, may buso-buso. Tingnan natin kung makakaahon tayo ng Tagaytay. Bukan natin tagusin itong napaka daming debris na galing sa baha dito sa ano na to. Parte na ito ng Talisay, no? Ito yung barangay Sampalok. Ah. Kita nyo yung mga debris na yan, kung saan parang ilog na talaga itong literal na parang ilog na talaga yung daan, yung kalsada. Ayun, may ano pa rito, tangke ng ano, acetylene siguro yan, dalawa, may sofa, boss. Ay, alambot ng kalsada na, punong-puno, grabe yung baha dito nangyari. May ilog doon? Malalim-malalim yung tubig? Wala yung tubig. Saan kayo? Saan kayo? Pa Laurel? Nako, hindi po kayo makakadaan din. Saan ko dati ito? Hindi alam niyo yung tulay. Oo. Oh. Tapos malala pa daw dyan sa tuloy. Mas malala pa doon sa unahan? Doon daw sa bandal Laurel na daw. Ay, nako. Silipin. Try namin. Silipin namin. Oh, balik na lang pagka hindi kaya. Ay, thank you. Silipin natin kung hanggang saan tayo makakarating. Tapos balik na lang tayo pag hindi kaya, no? Grabe to. So iniwasan lang natin dito, abutin tayo ng gabi. Kasi pag inabot tayo ng gabi dito, talagang mahirapan tayo lumabas. Madilim. Walang kuryente dito eh. Ah, shit. Grabe. Ayan o, oh. Ito hindi po ilog yung dinana natin ha. Ito po ay kalsada. Highway po ito ng ano, Talisay papuntang Laurel. Ayan yung owner jeep na yan o, oh. Grabe. Tigilan tayo. Makakalusot kaya hanggang Laurel? Akay-akay na lang ano? Pag-ahon.
Sige po. Ayan, chine-chainsaw na nila itong truck na to. Siguro nakapahata ito dito nung sasaga ng bagyo. Yung kotse sumampa na dun sa malaking toroso. Grabe, nangyari. Jesus. Tindi. Kawawa naman yung ano. Mga may-ari ng kotse nito. Mga residente dito. Sir, good morning. Ah, grabe boy. Yung mga bahay dito. Yung bahay na yun, nagbukas pa rin sila o tindahan. Hindi naman siya pinasok, pero dito pinasok yung mga bahay-bahay. Ito, sasakyan. Nire-rescue nila. Na-try nilang i-revive, no? Yung sasakyan. Gasoline station, lubog. Pati yung pump. Ito, laki ng toroso. Galing sa kabukiran yan. Sus, kahit saan ka lumingon dito sa kalsada. Ah, puno ng debris. Laki naman. Oh. Laki troso. Grabe. So, may mga binawian daw ng buhay dito, no? Sa sinabi ni ate kanina, 20 size daw yung na namatay. Kasama pa yung may bata pa daw na kasama dun. Hindi lang natin alam yung eksaktong bilang, pero pagkakasabi nung ali, pagkakaintindi ko, 26 katao kasama yung bata. Ayun, may paakon dun na matindi. Grabe. Nakakayak tingnan. Parang nakapanlambot, no? Makikita mo ganitong itsura ng ano, mga residente dito, yung mga bahay. Sus, grabe, no? Kaya-kaya natin yan. Ayan, oh. Yun yung pinakamatindi. Parang naging ilog na talaga to. Ayan yung pinakamatinding ano na yan, oh. Ahon. Kaya-kaya ng motor natin. Kaya-kaya. Saan lambot? Kaya po kaya? Ay, thank you po. Ay, grabe. Mahon din. Grabe nangyari dito. Yung mga tao, kanya-kanyang salba ng kanilang gamit. Ayan. Yung jeep, kawawa na yung jeep. Nakalubog na sa ano, halos kalahati ng gulong yung lumubog. Tsaka parang lampas, makina. Yung tubig ba? Kasi pati yung mga buhangin nasa ano, hood ng sasakyan. Ayan o, oh, yung mga jeep o. Oh. Grabe nangyari dito, no? Bosing. Oh, meron pa. So, nang sabi, mas matindi pa daw dito sa may bandang Laurel. So, talisay pa lang ito eh. Grabe. Tuh.
putik naman. So, pero mas, oh, madali-dali na to. Na-recover nila dito. Recover ng mga pulis. Ayan yung nakalagay sa body bag. Nakakalungkot. So, ayan o. Eh? Ha? Opo. Kahon din. So, ayan. May mga katawan ng tao yun. Nakalagay sa body bag. So, itong lalakin natin ngayon is papunta na ito na Laurel. Makikita mo dito wala nang ganong tao. So dito na tayo kakabahan ngayon kasi wala nang ganong tao lumusot dito. Pero ang sabi, malulusot naman daw mga katawid ang tao papuntang motor papuntang Laurel, Batangas. Pero grabe to, ang tindi nito. Ah, meron maraming tao dito ano. Buti na lang maraming tao dito. So, sobrang lakas pa rin ng hangin dito. Tsaka maraming kable dito kasi mahirapan tayo magpalipad ng drone. So, palipad lang tayo ng konti kanina dito. Hindi na tayo mag ano. Grabe yung kotse oh. Kaya ba yung daan pagkita Laurel? Kaya po, kasi pahirapan lang. Pahirapan? Hindi po, salamat po. Grabe to. Tindi nang nangyari sa lugar na to. Sus. Gumaho na si Bossing. Balaho na. Mga nakamotor, natin kung saan tayo. Kasi may parang sapa dyan no? Ito yung nagkos ng baha. Ngamoy na yung clutch nung ano Aerox. Bawal na ng clutch ng Aerox ha? Mangamoy yata yung clutch lining mo ha? Lining mo nangamoy. Lining ng Aerox. Nagmukumukha na talaga ang ilog yung kalsada. Hindi na siya mukhang kalsada ngayon. Lalo na siguro nung kasagsagan ng bagyo kasi sabi nila lagpas baywang daw ng tao. Ang malaki tao ha. Lagpas baywang ng full grown na tao yung tubig dito sa kalsada nung kasagsagan ng bagyo. Tulong yung mga residente para maayos yung kalsada. Ayun dito ay boundary na ata ito na Talisay at Laurel. So ito yung R ko eh oh. Laurel na, may nakalagay na akong letter L dyan sa tabing kalsada sa mga poste ng ilaw. So ito ay sakop na ng Laurel. Ayan mga residente, tulong-tulong sila para alisin yung putik sa kalsada. Ayan.
Tinggi po. Ah, grabe. Mahirap po, mahirap. Doon sa unahan meron pa? Wala na. Meron pa. Tinggi po. Jesus, grabe. Hanggang bayan daw pwedeng marating, pero sa may tulay daw ay lubog, gawa ng mga troso sa may tulay. Oh, oh, Jesus, grabe. Lugaw eh, oh. Ang lalim ng putek. Dito, grabe. Tindi rin ang sinapit ng lugar na to dito. Klaseng malalim din ang baha dito. Ayan, grabe. Puro bato galing dyan ang ano, tubig, yan o. Rumbaga sa dito. Pababa sa kalsada. Hanggang dun sa lawa. Yun. Ah, pakalaking. Ah, ah, grabe. Hindi na nga yata sigurong maitawid dito. Grabe ito. Sobrang tindi niyan. Ah, ah. Gabundok na ng mga debris. Nasa gitna ng kalsada. Pare ko, hindi talaga kaya kang tawirin. Lakarin natin. Tingnan natin kung kakayanin. Lakarin muna natin. Silipin natin na rin parting ere kung kaya nating lusutin. So nalampasan natin yung parting talisay dito sa parte ng Laurel. Mataas kasi yung parte na yun. Ang taas ng mga tambak na libre. So hindi natin alam kung matatawid natin yan. Marami nang sumubok, pero nandyan sa gitna yung mga motor na nagbabalak, no? Nagtatangkang sumubok. Nandun sila o nakatenga sa gitna. Hindi ko lang alam kung may nakalusot na. Kasasubukan natin silipin kung silipin natin kung makakalusot tayo. Ito ay ano, Laurel, Batangas. Ayan, oh, grabe yung gitnang kalsada. Kalsada po dito, hindi ito ilog. Kalsada ito, ito yung highway ng Laurel. Jesus, grabe. Hindi, paano tayo makakalusot dyan? Ito, pahirapan dito, napakahirap dito. May nakalusot naman sila, oh, dito siguro. Nakalusot sila dyan. Oh. Grabe to. So yan, kahit yung ano ba yan, enduro, hirap na lang makalusot. Enduro na nga yun, di makahon. Lalo pa yung akin ni sniper. Grabe ang lalim. So yung enduro, hindi makahon halos. Hindi nga makahon, bumara na nga dun. At may ilan na nakalusot, nakatagos. Pero yung karamihan talaga bumara na dyan, no? Ayan, kita nyo naman gano'ng kalaki yung boulders dito na inanod ng baha. Ayan, lalaki yan. Sobrang lalaki yan. Ito, nandito tayo sa gitna ng kalsada. Ganyan yung itsura. Diyan galing yung tubig. At sabi ng mga residente dito, umabot ka daw na lampas tao yung tubig dito, no? Lampas tao. At may mga napabalita ding patay dito. Kala ko talisay lang yung may mga namatay, no? Nandang talisay. Pero dito meron din daw mga binawian ng buhay dito. Gawa nung ano nga, nung flash flood.
No, ay, ito kasi kahit marunong kang lumangoy, hindi ka na makakalangoy dito dahil putik yung bumabaha, hindi naman tubig puro. So putik, paano ka lalangoy dun sa putik? Ayan, so balik tayo dun sa motor natin, balik na lang tayo ng ano, Talisay. Ahon tayo ulit ng Tagaytay. Bayan ng Laurel mismo, hindi na natin maipakita kung anong naging sitwasyon doon. Dahil hindi na tayo makakaahon doon, ay bumara na yung mga nakamotor doon. Hindi na tayo makipagsapalaran doon, kaya nung baka magka-aperya pa. Ayun, lalo ng putik. So, mahirap na. So, balik tayo doon. Sus, grabe. So, ayan, hindi natin kinaya yun doon sa may Laurel na, no? Sa may parte ng Barangay Libeste. Masyadong makapal yung ano doon, mga debris sa kalsada, ang daming troso sa gitna ng kalsada, no? So tsaka ang lambot ng putik. Hindi na ako nagpakasakali doon. Maraming nagtangkang tumawid, pero andun pa sila sa gitna, bumara sila doon. Kaya lang nagalit na yung mga barangay officials doon, kasi dapat wag na umunang daanan para hindi maistorbo yung mga naghuhukay, no? Yung mga nagtatrabaho doon sa kalsada. Kaya minabuti ko nang bumalik. So sayang, hindi na natin may feature yung ano nung bayan ng Laurel, no, mismo kung ano ba ano pa yung ano, hindi natin nakita kung ano pa ang meron doon, kung ano pang sitwasyon ngayon doon sa mismong bayan ng Laurel. So balik na tayo. Bagamat narating natin na yung mismong barangay Libeste ng Laurel, no, unang barangay bago tayo makarating ng bayan, no, mula dito sa Talisay. Pero hindi na natin nagawa pang dumiretso sa pinaka sentro ng bayan, gawa ng anong sobrang tindi na ng mga landslide na nakaharang sa daanan, kaya hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon para tawirin yon. Meron namang pagkakataon, pero hindi na natin kakayanin, sigurado. Marami nang nabara doon sa gitna.